Hello, what's up po mga kapanalig? Welcome back to my YouTube channel. Medyo bago yung content natin ngayon. Medyo kakaiba, hindi siya weight loss story, no? So it's something very important na pag-usapan natin. At dapat napapanahon talaga siya na pag-usapan ngayon. Especially kung ano yung nangyayari ngayon sa San Jose del Monte. Specifically, may ilang estudyante ngayon sa San Jose del Monte na ang ito ay nag-commit ng suicide. No, hindi ko na po papangalanan yung school, pero tatlo na po yung estudyante ang nagpakamatay doon sa school na yon. Alam kong wala naman pong problema yung school, pero ang pinaka-problema siguro is hindi siguro siya nahalata, hindi siya napansin ng mga tao sa paligid nila, hindi sila naging, hindi nila nabigyan ng kaukulang atensyon yung mga kabataan na nakaranas ng depression. Sa mga nagtatanong ano yung depression, no? Depression is a major depressive disorder. It is common and a serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. So may tatlong bagay pong nabanggit dito. Ang depression daw po, negative niya na aapektuhan. Una yung pakiramdam mo. So there's something wrong kasi negative eh. So you are feeling that there is something wrong within you na hindi mo siya ma-express. Pangalawa, it negatively affects the way you think. Ito yung pinakamasakit po sa mga taong depressed. Nawawala yung logic nila at pati yung pag-iisip nila na apektuhan. To the point nilalaman na sila ng depression na nakakalimutan na nila ilang mga importanteng bagay, mga importanteng isipin. Like for example, dumadating sila sa punto na naiisip na nila that the only solution to their problem is to commit suicide. And that's the worst case scenario po sa depression po. And pangatlo po, how we act. May patterns po sa observe po natin sa mga taong nag-undergo ng depression. Itong mga taong ito ay mga may ginagawa sila na hindi sila aware na yun na pala yung mga symptoms ng depression. So depression causes feelings or of sadness or a loss of interest. So, ito po yung pinakamasakit po. Ang depression po ay nagdudulot siya ng matinding kalungkutan at pagkawala ng interest. Saan? Sa mga activities, social life, no, nawawala na siya ng interest. At pinakahuli, nawawala na siya ng interest sa buhay niya mismo. Pakiramdam niya isang malaking emptiness lang ang kanyang buhay. May feeling of worthlessness, no? It can lead to a variety of emotional and physical problems. And it can decrease a person's ability to function at work and at home. Ang pinakamasakit po kasi sa depression ay maging po yung ating ability to function sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, naapektuhan niya. And significantly, bumababa po yung performance ng mga taong nag-undergo ng depression. So ano nga bang simptomas? Ito po yung title na nabasa nyo sa YouTube video ko. The signs that we are undergoing depression. So number one is loss of interest in everything. Ang taong depressed, nawawalan po siya ng interest sa lahat ng bagay. Ang taong depressed, pakiramdam niya na wala ng kwenta lahat ng gagawin niya. So, ang pinaka-conclusion niya, bakit kailangan ko pa siyang gawin? Bakit kailangan ko pang mag-involve? Bakit kailangan ko pang ipakita yung best ko? So, yun po yung isang common sign po na ng depression sa isang tao. So kung may mapapansin kayong mga tao na gano'n na dati active sila sa pag-aaral, active sila sa ganito, na bigla-bigla all of a sudden nawala yung kanilang interest, it's a clear sign na siya po ay nag-undergo ng depression or may problema sa taong iyon. Number two, focusing on irrelevant matters. So yung focus niya ngayon napupunta sa mga bagay na walang kwenta. So yung mga taong depressed po, so sila po yung mga tao na pilit nilang hinahanap yung isang bagay na hindi nila mahanap. Kaya kung ano-ano pong ginagawa nila at pinag-uubusan ng oras. And one good example of that is playing mobile games, doing things na alam naman nilang walang kwenta pero bakit pinagtsatsagaan nilang gawin? Dahil yun po yung nagiging escape to reality nila sa current situation nila. So yun po yung pangalawang symptoms na ikaw po yung nasa depression. Pangatlo, increased frustration levels.
Ibig sabihin, ito po yung mabilis kang mainis sa pangyayari at mabilis ka pong ma-depress sa mga pangyayari. Like for example, nung ako po'y nag-undergo ng depression, meron po akong na-observe sa sarili ko na kapag po may nahulog lang na gamit at mapupunta sa ilalim, ako po'y mabilis na na-frustrate. Ano ba naman yan sa dami-dami ng lalaglagan doon pa sa kaila-ilaliman? Na hindi po ko aware na yun na po pala yung symptoms ng depression, na yung maliliit na bagay po ay nagsisimula po akong ma-frustrate kaagad-agad, no? Like for example, makikita nyo po yung mga estudyante, na-frustrate agad sila, bakit hindi ko makuha yung lesson, na-frustrate sila, bakit ganun magturo si ma'am, bakit ganun, punong-puno ng tanong na bakit ang mga taong depressed. Pangapat, low mood. Sila po yung mga taong parang kitang-kita mo agad sa kanilang mata na may emptiness sa buhay nila. Sila po yung mga tao na hindi mo sila makausap pero ramdam mo agad na hindi maganda yung mood nila on that day, no, or on that time, no. So mapapansin niyo po agad 'yan sa isang taong depressed. Panglima, irritability. Ang bilis po nating mairita. Parang connected po siya sa frustration, no. Ang bilis nating mairita, yung mga dating kaya nating pagtimpian, ngayon unti-unti na po umiikli yung pasensya natin doon. Kaya po napapadalas pong mapaaway ang mga taong depressed, no? Dahil meron lang silang marinig na mali o meron lang silang marinig na mali yung pagkaka-analyze nila doon sa grammar, sa construction, sa context, no? Mabilis silang na nagagalit. Kaya po ang nagiging cause po ito ng pagkikipag-away sa ibang tao. Pang-anim, social withdrawal. Pang-anim na sinyales na ikaw ay depressed, may social withdrawal ka. Ibig sabihin, ayaw mong makisama. At ito po'y delikado. Bakit? Ang mga taong depressed, ayaw makisama, wala pong makakahalata na depressed sila dahil hindi sila humahalubilo at hindi sila nagsishare. At ang pinakamasakit po sa taong nag-a-isolate, pag may naisip silang mali, wala man lang tao na magpapaalala mali ito. Wala man lang pipigil sa kanila kung may maisip silang mali. So nakakaramdam po sila ng pakiramdam na ayoko nang makisama sa kahit sinong tao. Pakiramdam nila, pinaplastic lang sila. Pakiramdam nila na may mga bagay na malalaman yung taong yon at magdadagdag lang ng depression kapag pinag-usapan nila yung kahinaan mo. Pangpito, change in sleeping patterns. Ang mga tao po na depressed ay kapansin-pansin na hindi makatulog sa eksplanasyon na itong mga taong to'y punong-puno ang utak ng isipin na to the point na kapag sila'y nakapikit, the more na nagsisink in na may problema nga sa buhay nila, the more na nagre-remind sa kanila yung utak nila na meron ka dapat problemahin. Kaya po hindi sila makatulog. Kaya nga yung iba nagre-reklamo, the more na gusto nilang makatulog, mas lalo silang hindi makatulog. Sign of depression po yun. And number 8, oversleeping. Kabaliktaran po ito ng number 7. Ito naman po yung mga tao na mas gugustuhin pa nilang matulog kesa harapin yung problema. So ito po yung scapegoat nila. Itong mga taong depressed, yung pagtulog po ang nagiging paraan nila para manhidin yung sarili nila at makalimutan nila for some time yung current situation nila. To the point na mas gusto nilang matulog, palipasin ang oras sa pag-aakala na pagkapagising nila, okay na ang lahat. Pero ang katotohanan, there's nothing that is being solved. Ang katotohanan, parang painkiller lang yan, nawawala yung pakiramdam, pero yung problema nandun pa rin. Number 9, feeling of restlessness. Pakiramdam mo, pagod na pagod ka at wala kang kapahingahan. Bakit? Kasi from time to time may iniisip ka at hindi napapahinga yung utak mo. Kaya pakiramdam mo, loaded ka, crowded ka, at pakiramdam mo, hindi ka napapahinga. Itong mga taong ito, kaya dapat pagtuunan natin itong simptomas na ito dahil yung restlessness nila, yan po yung time na kung saan nakakaisip sila ng alternative. Let me repeat, alternative way na mapapahinga sila at alam na po natin kung ano yun. Yan ang delikado sa isang taong depressed. Number 10, bouts of anger. Mabilis po tayong magalit at mabilis po tayong matrigger ng mga sitwasyon sa buhay natin. Parang irritability rin po siya. Number 11, forgetfulness. Bakit po makakalimutin ang mga taong depressed? Dahil kagaya ng sinabi ko, crowded ang utak nila na hindi na nila kayang i-digest
kung anumang idadagdag na informations o data sa kanilang utak. Kaya nakakalimutan nila at to the point na hindi po sila nagpipay ng attention dahil meron pong current na tumatakbo sa kanilang isipan. Number 12, at ito na pong pinakadelikado sa lahat, suicidal thoughts. Ito po yung connection dun sa lahat na nabanggit. Dahil nagkakaroon sila ng mindset na pagod na ako, nagkakaroon sila ng mindset, wala na makakaintindi sa akin, no? Ako na lang ang nakakaintindi sa sarili ko. May emptiness, may frustrations. So itong pinakamasakit, dumadating sa punto na sila ay umaabot na mag-isip na magpakamatay. Ito pong videong ito ay ginawa ko for awareness, not just for the person experiencing it right now, but for the persons na may na-o-observe silang mga tao na yun yung nakikita nila at na-observe nila. Itong mga signs na to lumalabas. So madaling sabi, kaya ako po ito nilabas tong videong ito para maintindihan po natin yung mga sinyales na hindi na dapat tayo maging passive sa mga taong ito. Bagkus ay dapat tayong magbigay ng atensyon sa kanila lalo't higit ngayon. Bakit? Dahil ang pinakamasakit po kasi sa depression, ito po'y mental health. So madaling sabi, there's no medicine on that na makakatanggal ng depression. Ang tanging medicine po, number one, ay dapat may nakakausap sila na mature na tao, na papayuhan sila ng tama. At number two, dapat ma-express po nila yung sarili nila. So yun po yung pinaka-purpose ng video. So salamat po sa panonood. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko, mga kapatid, no? So i-share nyo po itong video ito. Itag nyo yung mga kaklase ninyo na pakiramdam nyo nag-undergo ng depression. Ipaalala nyo sa kanila na may solusyon sa lahat. Ipaalala nyo sa kanila na may nakakaintindi sa kanila. So yun lamang po. God bless mga kapanalig. Subscribe po to my YouTube channel. God bless and bye-bye.